Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarong. Reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Na kung kaninang energy lamang yung makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. Three of Swords, Ace of Cups. And what we have here is Four of Cups. In reverse nga lang yung isa, the Four of Cups. And the Knight of Wands. You're eager, full of courage, full of vitality. Pasugod ka, reckless. Wala kang pakialam kung ano man yung mga parang hindi mo naiisip yung mga pwedeng mangyari, no? Full of positivity, you know. Doon ka nakafocus kasi sa gusto mong makuha. Out of desperation kasi desperate ka dahil heart. Okay, justice pala to guys. Hindi siya Three of Swords. Justice, para magkaroon ng justice or balance. Yun yung nagpupush sa'yo na magkaroon ng justice. Because naging disappointed ka dito eh. You feel sad dahil sa desperation na gusto mo maging masaya. Magkaroon ng love life. Magkaroon na ng new beginning sa inyo ng person mo. Leo, Libra, Gemini, Libra pala ito. Libra, Justice card. And Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah, yun lang. Main energy mo dito. What? Meron mga nangyayaring misfortune sa'yo. May mga failures na nangyari. Pero hindi ka sumusuko. Merong misfortunes, failures. Merong lumayo sa'yo, nilayuan ka. Tinakasan ka, pwede ganyan. Misfortune, failures, and may mga ano talaga, yung hindi ka nag-succeed. Parang hindi ka pinaligan ng luck. Yung gano'n yung nangyari. Pero we have here the Page of Wands. Hindi ka nawawala ng motivation. Hindi ka nawawala ng fighting spirit. Malakas yung fighting spirit mo, guys. Parang sinusubo ka lang nito. Parang sinusubo ka lang. Kung gaano ka kalakas. Kung gaano ka tibay. Na after that failures, yung madapa ka, after that, yung mga misfortunes na nangyari sa buhay mo, ay bumabangon ka agad. You bounce back and ready to start again. Possible guys, na sa relationship, ilang beses ka na nag-feel eh. Kumbaga, nilayuan ka, nilayasan ka, tinakasan ka, ganun. Para bang tingin mo sa sarili mo, malas mo sa pag-ibig. Ang malas mo. Pero hindi ka sumusuko, hindi ka nag-give up dito. You're inspired and excited again to start anew. Bago, relationship man to, or career, or gusto mo i-pursue. Aries, Leo, Sagittarius. Cancer, Scorpio, Pisces. Para bang, bata pa yung energy mo, guys. Or bata isa pa lang. Or may pag-immature pa lang. Yung hindi ka nadadala. Yung ganun. Ano yung nagmamotivate sa'yo dito? Stability, and we have here
the Ten of Cups. Pero in reverse to iba, possible hindi to kasali. Ito yun. Ten of Cups and Ace of Pentacles. Yung magkaroon na new beginning, a stable relationship, a long-term stability sa relationship mo, sa buhay mo, makumpleto, makumpleto yung buhay mo, magkaroon ka na ng partner, mamuhay ng payapa, bumuo ng family, and yung mag-aasawa na, yun yung nagmo-motivate sa'yo. Yung ma-secure ka na and stable sa buhay talaga. Lalo na sa love life. Gusto mo meron kang partner na makarely ka, mga ganon. Yung may nagmamahal sa'yo. You feel stable, secure na may nagmamahal sa'yo, may totoong nagmamahal sa'yo. May asawa ka, yung ganyan. May sarili kang pamilya, yung ganyan. Yan yung wish mo. Bilang tao na kailangan ng partner. Ganun kasi talaga eh. Lahat naman naghangad na magkaroon ng partner. Maliban lang sa iba, no? Na tumanda na lang ay hindi nakapag-asawa. O ano man yung reason nila, possible takot, no? Takot talaga yung dahilan kung bakit hindi nakapag-asawa yung iba or choosy lang. Pwedeng ganyan, no? Ayan. We have here a Cancer, Scorpio, Pisces. And Taurus, Virgo, Capricorn. Ano mga darating sa'yo? Merong trickster. Impulsive na person to. And gusto makipag-reunite sa'yo, guys. Three of Cups, reunion. Pero itong person na to ay deceitful. May sinungaling, ma-hide, masikreto. Ayun, oh. Parang magnanakaw ba ng information about you. Or patago or palihim na inaalam yung kasi may mga libro. Inaalam niya yung kumbaga, inaalam niya yung buhay mo, pwedeng ganyan. Or else itong person na to, deceitful talaga na hindi mapagkakatiwalaan, no? Sneaky. Close. Gusto niya ng reunion. Pero alamin natin kung ano intention niya mamaya. Coming. Immature pa to, guys, and selfish. Naging selfish to. Padalos-dalos to, reckless, nagra-rush to come towards you, nagra-rush, nagmamadali na magkaroon ng reunion sa inyong dalawa. Halos magkapareho kayo ng energy, pero you're driven by passion. Ito ay driven by goal. Mabilis, pero ano naman mabilis? Fire and air. Pero itong person na to ay aggressive. Pag gusto niya, gusto niya. Madalas pagka yung hindi pang long term or yung mabilisan na madalian na goal, nakukuha niya yun eh. Yung mga goal niya na yan eh. Pero pagka yung kumbaga pa sikot-sikot pa or matagal na process. May irritate lang po. May inis lang siya. Hmm.
And tingnan natin kung ano yung intention niya. Libra, Gemini, Aquarius, and Cancer, Scorpio, Pisces. Ano intention ng person na ito? To be your husband, to be your wife, kung babae ka, hindi to be, ay, to be your husband, kung babae ka, to be your wife, kung lalaki ka. Ikaw yung pinipili niyang pangasawa, emperor. Para sa kanya, ano ka? Ah, napaka-attractive, guys. Napaka-attractive and hindi stagnant yung buhay mo. Energetic. So, charming. So, good-looking. Para sa kanya, ganyan kay. Napaka-attractive yung person. Powerful din yung personality mo. Wala siya ibang makita or mahanap na hihigit pa sa'yo. Kasi emperor to eh. Or papantay sa'yo. Matapang ka. Powerful and authoritative yung personality mo. Meron kang authority. Or may sense of authority ka. Yung ganyan. And also, possible maganda yung estado mo sa buhay, guys. Maganda yung buhay mo. Stable ka. And, reliable ka. A leader type. You're a leader type para sa kanya. And may goal, ambition, mga pangarap sa buhay. Decisive. Ambitious. And ayaw na stagnant yung buhay o walang ginagawa. So, yun yung nagustuhan niya sa'yo. And, sa mga choices or options niya, walang papantay sa'yo. Ikaw talaga yung nangyayibabaw eh. Wala siyang ipapipiliin kundi ikaw lang. Kasi, ikaw na yung pinaka-the best para sa kanya. Walang higit sa'yo. Main energy ng person. Ah, naka-recover na. Hiwalay. Hiwalay to sa asawa, guys, yung person. Pero naka-recover na siya. Pero kung hindi pa siya hiwalay, ay possible makipaghiwalay siya sa asawa niya kung meron siyang asawa. Pero kung wala siyang asawa, ay meron silang conflict ng family niya. Hindi sila magkaintindihan ng family niya. Nasasaktan yung loob niya. Nasaktan yung loob niya or nagkaroon ng gulo sa pamilya niya. Pwedeng ganun. Three of Swords. Nasaktan to. Na may nangyaring separation. So, kung ikaw yung ex-wife or ex-husband niya to, ay saktan to, pero naka-recover na siya. Gustong magkabalikan ko yung dalawa. Ready na siya for a reconciliation. Magkaayos ko yung dalawa. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Ano meron sa person na to? Ano yung intention niya sa'yo? To love you. The world.
Oh, hindi na to the world. Six of Cups. So, seryoso na to sa intention niya sa'yo. Walang halong kalukuhan na to, guys. Six of Cups yan. Yung intention niya ay mahalin ka. Nang totoo. Nang malalim. Maging okay kayong muli. Mabalik yung magandang samahan niyo. Mabalik yung magandang pakikitungo niyo sa isa't isa. To love you and yung ingatan ka, alagaan ka kasi this were all cups and meron tayong King of Cups, Six of Cups pati. Tingnan natin kung ano yung intention niya nga ba talaga sa iyo. Ika. Five of Wands in reverse and the Chariot. Ah, makipagbati ito sa iyo, guys. Yung makipag-ayos. Yung magkabati na kayo na mawala na yung conflict between the two of you. Narating to, possible na magpakumbaba na to sa iyo. Hindi na siya makipag-away pa or makipaglaban or makipagtagisan ng ego sa iyo. Main intention niya dito, bakit siya darating? The world, reunion talaga, guys. Reunion. Makipagkita na sa iyo, yung mabuo na kayong dalawa. Yung magsimula na kayo ng panibagong yugto ng relationship niyo. Panibagong yugto ng buhay kasama ka. Yung ganun. Yung magsama na kayong dalawa, you will be happy again. And bagong buhay na. Na kung pinaghiwalay kayo ay maging isa kayo ulit. No? Mag-meet kayo ulit. No? And you will be together again. Reunion. Ayan. So, let's see kung anong feelings mo yan sa kanya, sa person na to. Kalmado lang. Relaxed. Pero hinahangad mo din na lumabas na to sa lungga niya. Magpakita na or makipag-communicate na sa'yo na mag-reconcile na sa'yo. Magkaroon na ng balance sa inyo, dalawa. Mahil na yung connection nyo. Huwag na ito maging torpe or ano may tawag doon? Yung mataas ang pride. Yung gano'n, no? Yung suplado or suplada. Yung ganyan. Na makipag-ayos na siya sa'yo. Na harapin ka na niya. Usapin ka na niya. Mag-reach out na siya. Natigilan niya na yung pang-ghosting niya sa'yo. Yung gano'n. Na maging fair na siya sa'yo. Na magkaroon na ng reunion sa inyo. So, let's see kung ano bang nais yung mangyari sa inyong dalawa. For more clarification. New beginning to, guys. New beginning talaga. Mamahalin ka. And magkaroon na ng start talaga to, guys, na mag-take na siya ng action, full of fire, no? Na wala na makapigil pa, no? Sa panibagong start or sa balak nitong magkaroon ng reunion sa inyong dalawa, new beginning. Na mag-take siya ng action towards you nang dahil sa mahal ka niya. Ang dahil sa matindi yung feelings, emotion,
Dahil na nasa-shaken yung mundo niya. Yung dahil sa pagmamahal sa'yo. Kasi wala, iniyakan ka nito. Parang natutulala to guys eh. Palagi kakaisip sa'yo. Or possible na umiiyak to, naluluha to palagi sa'yo. And yung hindi niya na matiis pa. Yung manahimik na lang, yung gano'n. Matindi yung emosyon na nararamdaman niya. Matindi yung feelings na nararamdaman niya, nag-uumapoy. And deep. Na pilit kumakawala. Parang gano'n. So, ang gusto niya is new beginning. Na magmahala na kayo ng totoo, tapat. Na magsimula kayo ng relationship na matured and full of passion. Passion sa isa't isa. So, ito na lamang guys for collective reading sa mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe at huwag ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading ito.